Tayo mga kapatid, kamusta OFW? And marami ang mga Pilipino ang nagtatanong, paano ba ang gagawin? Ano ang pwedeng ikaso sa isang OF as isang employer na ginagawa ang mga ganitong bagay sa worker? Pero bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin ang mga magagandang nangyari para sa ating departamento, which is ang Department of Migrant Workers. Ayon po sa Department of Migrant Workers at ang Senado, maraming salamat sa Senado, inaprubahan na po nila ang 17 billion proposed budget para sa 2023 ng Department of Migrant Workers. Inaprubahan na ng Senado nitong Webes, Nobyembre 10, ang 16.96 billion pesos halaga ng budget ng hirit ng Department of Migrant Workers sa susunod na taon upang ganap na maipatupad ang mga programa ng bagong ahensya. Ayon po kay Senador Joel Villanueva, dinagdagan nila ng 2 million pesos ang budget ng ahensya mula sa initial na proposal lamang nito na 2 billion pesos. Nilagay natin sa isang bahay ang lahat ng serbisyo para sa mga OFW bilang tugon sa matagal nilang dinadaing na hirap na mga prosesong kinakailangan nilang pagdaanan mula sa deployment hanggang sa repatriation at reintegration, sinabi po ng senador. Ayon naman po kay Senador JB Ejercito, nakapag-amba ng 2.3 trillion sa nakalipas na 5 taon ang mga OFW kung kaya't nararapat lamang ang Department of Migrant Workers sa naturang budget. Nagresulta ito upang ipanawagan ni Senador Alan Peter Cayetano ang mas malaking budget po para sa ahensya sa mga susunod pang taon. Sinabi po ni Senador Cayetano, "I know it's a simply organizational, but the reason why we filed this bill para the buck stop with them. Kung may complain ng OFW, isang pangalan lang, OPLE," sinabi po ni Cayetano. "I'm just saying vis-a-vis 2 trillion na binigay ng OFW, ano ba naman yung 25 or 30 billion pesos na budget na kumpletos, rekados na?" Ayon po sa senador. And for this, mga kapatid, maraming salamat po sa Senado sa pag-aprobahan niyo po ng budget para sa Department of Migrant Workers. Ang hiling lang po namin, kaming mga OFW ay mabigyan din po ng tamang pantay-pantay na pagtingin. No? Hindi lamang po yung mga malalakas sa ating gobyerno na nilalapit o inilalapit ng mga advocates sa mga tao, gobyerno ang asikasuhin. Ngunit pati yung normal, ordinaryong OFW na walang backer, na hindi dumaan sa mga advocate, ay bigyan nyo ng pansin. Kung mapapansin nyo, mas mabilis kapag may mga advocates na tumutulong, di ba? Sana po pati yung mga ordinary OFW na paglumapit, kumatok sa Department of Migrant Workers, kumatok sa Polo OWA, kumutok sa embassy o consulate, ay bigyan nyo ng parehong pagharap. Hindi lamang po yung mga inilalapit na mga advocates. Kasi napapansin ko yan, I've been in the same situation, naging distress din ako, year 2010 to 11, distress din ako. At hindi namin agad nakuha yung gusto namin na tulong dahil wala po kaming backer. But that was long time ago. Sana ganun din po, no, yung pagtingin natin, pagtulong o pag-alalay sa mga OFW, hindi dahil may kakilala silang advocates o hindi dahil may kakilala sila sa Polo ay agad-agad silang mabibigyan. 13 bagay na dapat malaman, inilabas ng Ministry of Human Resources against human trafficking. Alam niyo ho ba, sinabi ng Ministry of Human Resources sa Saudi Arabia na may mga halimbawa po na dapat malaman ng mga tao na ito ay pasok na sa tinatawag natin human trafficking. Sinabi ng Human Resources and Social Development sa Saudi Arabia, binabalaan nila against human trafficking
that it's a crime punishable by law, explaining that it's a plan to use, transport, recruit, harbor, or receive a person for a purpose of abuse. Pero bago ko umpisan, sakop dito ang mga Pilipino na nagha-harbor ng mga tumakas. Dito sa Saudi Arabia ay napakaraming mga individual, specifically mga Pilipino, na tumutulong sa mga distressed OFW upang makahanap di umano ng trabaho. Nakita ko sa dalawang mata ko, actually apat na mata ko. May mga kunwari nag-i-establish ng agency, ahanapin ang distressed OFW tumakas para i-deploy sa ibang employer, sa ibang company, sa ibang agency. Pero ang katotohanan, hindi sila yung lehitimong agency ng worker na tumakas. Kumbaga, naging daanan lamang sila upang magbigay ng manpower sa isang kumpanya at sila'y nababayaran. Ito ay uri ng human trafficking. Sinabi po ng Human Resources and Social Development, charging the worker with an obligated fees or cost is a sign of human trafficking. Sa Tagalog, ang pag-deduct, ang pagsingil sa isang worker na hindi obligadong bayaran ng worker ay isang uri ng human trafficking. Ang pag-hire ng worker na hindi obligad na by means of force, ito ay sign ng human trafficking. Ang pag-iempleyo ng worker na wala hong kontrata is a sign of human trafficking. Ulitin ko, ang pagtatrabaho sa worker na walang kontrata ay isang uri po ng human trafficking. Abuse of position of influence, pag-aabuso sa posisyon at pag-iimpluwensya ay isang uri na po ng human trafficking. Removal ng organs and conducting medical experiments sa isang tao, buhay man o patay, ay isang uri po ng human trafficking. Mabigat ang kaso dito. Ang hindi pagla-like sa video na ito ay hindi ho pasasahuri ng amo. Binabasa ko lang po. Sabi dito, a person who watched this video without liking it will not receive his salary for this month. Sasabi niya, hindi ako. Joke lang. Joke lang naman. Failure of the company to comply with the vacation mentioned by labor law for workers. Aba putang ina, ay sorry. Sabi ng Ministry of Human Resources, ang hindi pagbibigay ng bakasyon sa isang worker ay isang uri ng human trafficking. Excuse me, Mr. Ministry of Human Resources, there are a lot There are a lot of workers who are not employers who are not giving vacation. Yes. Totoo. Sabi dito, seryoso po ito ha, seryoso. Sabi dito, ang hindi pagbibigay ng bakasyon sa worker na naka-mention sa Saudi labor law ay human trafficking. Pagbebenta at pagbo-broking ng working visa ay isang uri ng human trafficking. Passport seizure. Ibig sabihin, sa pagkumpiska ng pasaporte ng worker, ito ay isang uri ng human trafficking. Forcing and threatening ay isang uri ng trafficking. Pag pinuwersa kang gawin ng isang bagay, pag tinatakot ka dahil ayaw mong gawin ng isang bagay, ito ay isang uri ng human trafficking. Misuse of the worker for begging. Ano sabi? Pag ginamit ang worker sa pamamalimos, ito ay human trafficking na.
at yung mistreating the worker, yung hindi trato ng maayos sa isang worker, ito ay uri na po ng tinatawag na human trafficking. Panloloko sa worker ay isang uri rin ng human trafficking. At pag-iempleyo ng bata edad 15 pababa without the observing ng provision of Article 167 ng Saudi Labor Law ay isang uri na po ng human trafficking. So sa makatuwid mga kapatid, maraming provision na nabanggit ng Ministry of Human Resources na tiyak akong pumasok sa iyo. Pasok na pasok ka dito. Ang hindi pagbibigay ng pasaporte ayon sa Ministry of Human Resources ay uri ng human trafficking. Ang hindi pagbibigay ng bakasyon na nakasaad sa Saudi Labor Law para sa worker ay isang uri ng human trafficking. Ang pagpupuwersa, pananakot sa worker upang gawin ang isang bagay ay isang human trafficking na maaari na po ninyong kasuhan ng inyong employer. Ang pag-hiring po ng worker by means of forcing the labor ay isang uri ng human trafficking. Ang pag-dededuct, pagkakaltas ng sahod sa mga hindi naman obligadong bayarin ng worker ay isang uri ng human trafficking. Ang pag-eempleyo, ang pag-hire ng worker na walang kontrata, isang uri ng human trafficking. Pero ang tanong, magsampa ka ba ng kaso? Yun ang tanong ko eh. Kung magsasampa ka ng kaso, tatapusin mo ba? Marami sa ating mga Pilipino, sa katotohanan lang, maraming mga Pilipino sa Saudi Arabia ang kinasuhan ng mga employer na may chance sanang manalo. Ngunit pinipili na lamang po ng worker na umuwi sa Pilipinas at binabayaran sila. Hindi natin maitatanggi yan, napakarami. Sa katagalan ng kaso na umuusad, pinipili na lamang po ng worker na makipagkasundo, makipag-ayos sa employer sa pamamagitan ng pagbabayad na lamang ng mga gastuse, ng mga danyo sa worker. Ang lahat ng nabanggit ko, nasisigurado namin na lahat po kayo may pumasok dito. Kahit isa dito sa mga probisyon na sinabi po ng Human Resources and Social Development, lahat kayo nakaka-relate. Yung pagkuha ng passport sa iyo ng employer mo ay isang uri na po ng human trafficking. Pero ang tanong natin dito, kaya mo bang kasuhan ng iyong employer? That's another story. Let me answer some of the question po. Maraming salamat kay Dennis Gabaka. Yung pag-freeze ng mga vacation, bawal yun. Pero grabe dito sa Middle East, sabi ni Dennis Gabaka. Exactly. Totoo po yan, sabi ni Evelyn Manalo. Yung passport ko, pagbalik ko dito, kinuha na yung passport ko. Pati yung lumang passport, kinuha rin. Sir, si Madam nagsabi na magdadagdag siya ng 200 tapos kung hindi tumapad, ano po ang pwedeng gawin? Ipa-labor natin pagka ganyan. Sabi naman dito ni Kabayan, paano po dito sa Kuwait sir, may kilala kasi ako na 6 na taon na hindi pa rin pinapauwi ng employer. Nandiyan na po ang ating polo sa Polo Kuwait at masipag naman yung Polo Kuwait actually eh. Okay naman yung labor attaché doon. Kailangan natin makipag-ugnayan sa kanila, Madam Edna Lin. Kung maaari mong ipasa sa akin yung information na sinasabi mo para magkaroon tayo ng information sa worker. Pero tatanungin kita. Nagre-reklamo ba yung 6 years na sinasabi mong kaibigan? Baka naman sinasabi mo lang, hindi pa nakaka-uwi, pero yung worker ayaw umuwi. Ha? Kagaya ng worker na kausap ko, 2 days ago, ano sabi niya sa akin? Sir, dyan yung kaibigan ko, 6 years na rin po sa Saudi, hindi po umuwi. Yung pala, ayaw ng worker umuwi. Ito naman kaibigan, nagsumbong-sumbong. Pag yung worker ayaw umuwi, walang kaso yun. Pero pag hindi pinapauwi, that's a case. Sabi dito ni Mary Rose, dito pagka-renew namin ng kasama ko ang aming kontrata, kinuha agad ang aming passport. Human trafficking po yan. Kapag ba ang company hindi nagbibigay ng indemnity at vacation, ay pwede bang ireklamo ang employer? Yes, pwede po. Kasi nakasulat sa Saudi Labor Law yung
tungkol sa inyong bakasyon at sa inyong pong indemnity. Nakasulat po yan. Sa airport pa lang, kinukuha na ang passport. Tatlong taon na ako, employer ko, di ko man lang nahawakan ang pasaporte ko, sabi ni Rosalyn. Ito yung mga dapat na hindi ho pinapayagan ng ating mga gobyerno. Yun yung mga bagay na hindi tama. Okay? Dapat ho hindi ginagawa nila yan. Pero ewan ko lang kung anong plano nila sa mga ganyang gawain po. Kamusta po kayo, Kahuan? Ang friend ko po nandiyan sa Taip. Siya po, pa po ang pinapagastos kapag nagpapagamot siya at nagpaparenew ng contract, hatid ka sila ng gastos. Ayos din yung employer ng kaibigan mo, kapatid. No? Sino ba yung kaibigan mo? Maaari ba namin makilala? Sabi naman dito ni Kabayan, for me, okay lang naman na hindi ibigay ang passport ko at ikama kasi baka na, pag nasa akin, baka masira lang, sabi ni Lenny Acosta. Sir, magkano po ba ang salary ng family driver? Sa ngayon, wala pa naman pong minimum na pagbabago sa sahod ng mga family driver. So I'm not sure kung magkano po yung sahod ng mga family driver ngayon. Paano po pag gusto magbakasyon tapos ayaw ng amo kasi mahal daw ang ticket? Kailangan nating ireklamo yan. Pero again, kailangan malaman natin what is the reason kung bakit ayaw kayo po uwiin ng amo. No? Pero kung pagbabasihan natin yung sinasabi mong dahil mataas lang yung pamasahe, hindi ho dahilan yun. Paano naman kung ang amo mismo magulang pero gusto din magtrabaho pa rin sa anak niya ay may pamilya na, kasama po ba sa free termination yon? Yes. Ano man ho, sa bagong kontrata, hindi na po pwede na pagtrabahuin ng isang employee sa ibang tao. Bawal po yun. Hello po kay Ilongga Channel. Amo ko, 7 taon na ako sa kanila ngayong November. Kulang nakita ang passport ko. Buti pa si Marites. Nagkita na sila ng kanyang passport. Marites Mercado, anong ginawa mo nang nakita mo ang iyong passport? Niyakap-yakap mo ba? Hinalikan mo ba? Passport ko. Ganun ba? Excited? Okay. Sorry. Papatawa lang ako. At nandito po si Ate Jessica Soho, GMA Kapuso mo. As ko lang po, humihingi rin ng payo ang ating kapatid na si Kapuso mo, Jessica Soho. Siya, as ko lang po, kung pwedeng lumipat sa ibang kumpanya at kung sakaling ma-hire tapos matapos ang offer o salary sa'yo kesa sa mataas employer mo tapos ipakita yung job offer na galing pinag-a-applyan mo. At kung sakaling hindi mapantayan o maibigay ang current employer mo, wala silang magagawa kundi bigyan ka ng release or payagan kang lumipat. Nasa batas daw po yun ng Saudi, sabi ni Jessica. Well, actually, anuin lang natin, no? Hulmahin natin yung tanong po ni Ate Jessica Soho. Kung ako yung employer, bawat employer may rights. May rights yan eh. Bawat employer may karapatan. Bawat employee may karapatan. So karapatan ng employer, kung hindi niya payagan yung worker na lumipat, karapatan yon. Kasi kung babalansin natin ang tanong mo, sa paglilipat ng worker sa ibang employer, no, sa paglipat, kagustuhan lumipat ng worker sa ibang employer, mayroong proseso yan. At doon sa proseso, ang pinakauling proseso doon, hinihingi po ng kiwa yung approval ng employer mo, yung current employer mo. Diba? So kailangan po talaga pumayag yung employer mo. If your employer do not agree, wala kang magagawa kundi umuwi sa Pilipinas. Oo. Nasa Saudi pala to si Jessica Soho. Nasa Saudi pala to.
Okay. Wala pala akong ano. Wala ba akong boses? Wala pala akong boses. Kanina pa akong nagsasalita. No voice. Okay na po? Okay na? Okay na? Claro. Ang haba na sinabi ko, wala palang boses. Nalobat po yung aking microphone. Anyway, ilapit ko na lang po para marinig niyo po yung sinasabi ko, ha? Okay. Ilapit ko na lang kasi wala na yung microphone. Lobat pala. Sabi dito ni Kabayan, yung taga Kuwait, huwag kang matakot basta nasa katwiran ka. Basta tama yung alam mo, tama ka. Nasa tama ka, ipaglaban mo lang. Sabi ni Kabayan. Sabi ni Dennis, kung ikaw po nagpabook, pwede, kaso may bawas yan ng 30%. Pero pag employer ang bumili ng ticket, hindi na po yan pwedeng i-refund. Unless yung employer mismo ang magre-refund ng ticket mo. Ang ticket mo. Kasi may nagtatanong kanina, hindi nyo lang narinig. Kung pwede daw po bang kung pwede daw po bang i-refund yung ticket niya. Pero tama po yung sinasabi ni Dennis Gabaka. Kung ikaw mismo bumili ng ticket mo, pwede yan. Kaso may bawas na yan. Sabi ni Nurse, sir, di ba po dapat kunin ang vacation pay pag tayo mahigit na ng 5 taon na di umuwi? Every uwi after 2 years, kung natapos mo yung kontrata mo at magbabakasyon ka, at nais mo ulit bumalik sa employer mo, meron kang vacation pay. May friend ako na bumalik sa Saudi pero di siya dumiretso sa dati niyang employer. May kaso ba yon? Nagbakasyon lang po ba siya? Yes, may kaso yon. Ang kaso nun, eskapo. Oo, eskapo na yan, takas na yan. Di siya bumalik eh. Diba? Ako po bumili sir pero si employer ko po nagpabook. So pareho lang po yon, pareho lang yon. Kung yung employer po ang nagbook, lahat ng details doon, employer mo ang ano doon, di ba? Oh, kanino ho ba yung email address na ginamit doon? Yeah. Ang haba po nung nagsalita ka ng walang boses, o nga po, pasensya naman ha. Ano dapat masunod? Kontrata, yung pinapipirma sa'yo bago ka magbakasyon sa Pilipinas o yung buwan na pagbalik mo ng Saudi? Sabi ni Asia. Well, this is something that we have to work out eh. Hindi kasi po pwede na dalawa-dalawa yung kontrata mo. Kung ang tanong naman dito ni Kabayan Asia, sabi ni Asia, anong dapat masunod sa kontrata? Yung pinirmahan sa'yo bago ka magbakasyon sa Pilipinas o yung buwan na pagbalik mo dito sa Saudi? Dapat pareho yun. Dapat pareho. Hindi ho magkaiba dapat yun. Hindi po lahat akala mo tama kailangan ipaglaban. Sometimes isipin din natin ang safety natin. Nakadepende po, sabi ni Jen. Pag may emergency leave, di pumayag si employer, anong dapat gawin? Sabi ni Enrique. So case-to-case basis to. So bakit nga ba, ano ang emergency na sinasabi ni worker? Diba? Tsaka gaano siya katagal? I mean, gaano na siya katagal sa employer o sa company? Meron kasing clause yun eh. Meron kasing mga provision na sinasabi. Tsaka meron kayong house rules. May mga policy ang kumpanya ninyo, di ba? Obligado ba na mag-tutor sa mag-alaga na 5 alaga ko, pero lalaki nag-aaral, 2 maliit. Trabaho po yan ng nanay at tatay. Pero dahil nga po kayo ay kasambahay, ang ginagawa ng employer ninyo, all around po kayo. Taga-laba, taga-plancha, taga-lugto, taga-linis, taga-tutor, taga-kain, pinapakain mo yan. Ganun na nangyayari. Kaya sinasabi namin kayo mga kapatid, mas maganda ho kung bago kayo mag-apply ng kasambahay dito sa Saudi, ay maisipan nyo muna yung mga pinapasok ninyo kasi hindi ho biro dito yan. Pwede ba ako magtanong, ano po ang pwedeng namin gawin kasi hindi na po nirenew ang igama namin, taon na mga igama namin expire, sabi ni Saudi Jinx Vlogger. Kailangan na po itong idulog sa polo. Sa labor po natin, kapatid na Jinx, kailangan idulog na yan. Pag si employer bumili ng ticket, karaniwan card ang gamit. Kanino nakapangalan ang card? Diba sa employer, ikaw lang ang user ng ticket, kaya di mo marirefund yun. Sana maintindihan mo, kabayan.
Salamat, Dennis Gabaka. Good evening. Dapat ang mga ahensya sa Pinas pantay ang tulong kahit natapos ang contract, bigyan nila ng programa. Unfair kasi, sabi ni Ninya Lynn Salde. Pero Ninya Lynn Salde, sana rin po yung mga OFW ay nagre-renew rin po ng OWA membership. Kadalasan po kasi, yun ang basihan po ng OWA, parang isang OFW ay may qualify. Alam niyo naman po ang gobyerno natin, ang Commission on Audit, ino-audit po nila yung OWA. So hindi naman po pwede yung pera ng tao na nasa OWA o yung membership ng mga Pilipino, ay ibubudbud na lamang po ng OWA sa kung kani-kanino na wala ba nung tamang pagproseso. Bawal po yun sa gobyerno natin. Kapag po, ito po ha, para maintindihan ng mga OFW, kapag ang isang sangay ng gobyerno ay namimigay ng pera o ginagamit ang pera ng hindi tama at wala hong documentation, it is a crime. O pasok ito sa tinatawag na corruption. Eh ayaw naman natin ng corruption. Akala ko ba ayaw nyo ng corruption? Parang gusto nyo na ibigay na lang lahat ng pera ng basta-basta. Kailangan po may documentation yan. Ganun po ang gobyerno natin. Matagal na po yan, di ba kapatid? Matagal na po yan. Ngayon ko lang nakita na hindi ako active ng OWA. Paano mag-renew sa OWA? Punta ka sa polo, kapatid, na Mary Grace. Mag-ano tayo doon? Magpa-membership ulit. Talagang release letter ang key natin para makalipat tayo. Sa lahat po ng gustong lumipat, yun yung dapat ninyo malaman. Kailangan mapapayag ninyo ang employer ninyo na makalipat sa employer. Okay? Para po kayo ay mabigyan ng transfer po. Ano dapat masusunod? Nasagot ko na to, Asiya. Asiya, nasagot ko na to. Sir, matanong ko lang po, 4 taon na ako dito sa amo ko at magbabakasyon po ako next year. And siya alam, may makukuha po ba ako sa amo ko? Hindi ko po alam kung may makukuha ka. Pero meron ka dapat, ikaw ay eligible, oh? Ikaw ay eligible, lovely, sa vacation pay. Oh, nasa batas po yan, eligible po kayo. Sabi dito ni kapatid, sir, pwede bang ireklamo yung amo ko at saan ireklamo ang amo ko? Dahil sabi niya, pagbalik ko na lang daw, ibibigay yun ang titira kong sahod, pati yung kontrata ko at walang binibigay na benepisyo. Sabi ni hindi ko alam ang pangalan ni kabayan. Okay. Sa polo, dapat nire-reklamo natin yan sa polo para sigurado kayo na meron kayong makakuha sa employer ninyo. Maaari rin po sa labor. Maaari rin po sa labor yan. Pag may nilabag pa sa employer, kailangan ng tulong ng agency. Paano pag wala na pong agency namin? Paano pag wala na pong agent namin sa dating agency? So ano ba yung problema dito, ang Provenciano? Yung agent o yung agency? Ha? Kasi kung wala yung agency, tinerminate ng agency mo, yung agent niya o agent mo, agency pa rin naman ang may hawak sa'yo. Pero kung yung agency mismo ang wala, o natapos na yung 2 years contract mo, o tapos, wala ka ng agency sa Pilipinas. Pag ikaw ay nag-renew sa employer mo, wala ka ng agency sa Pinas kasi nag-renew ka na eh. It's your free will eh. So nag-decide ka na mag-renew sa current employer mo ngayon na pinagtatrabahuan mo, wala ka na talagang agency sa Pinas. Pag may nangyari sa'yo o hindi sinunod ng employer mo, kailangan mo pong pumunta sa polo. Polo na ang tatakbuhan mo pagka ganyan. Okay? So that's it, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. And I have to go back to my duty ulit. Pasensya na po. Ako lang po ay may 40 minutes na break time. Hope to see you again, kapatid, bukas sa YouTube Live at mamaya po sa Facebook Live. God bless everybody. Sagutin natin ang mga tanong ninyo mamaya sa Facebook Live. Mabuhay ka, kapatid.